Kuya Mark, paano naman kunyari si Juan ay nagpaupa na ang condominium kay Pedro? Tapos ang sabi doon na, ang sabi sa kontrata na si Pedro ang magbabayad ng mga major repairs ng condominium. Pero isang araw nasira yung kubeta or yung mga sink doon sa loob ng condo, which is very ano common. Pwede bang mag-demand si Pedro even though nakasulat sa kontrata na siya yung may responsibility doon sa pagpapaayos? Pwede ba siya mag-demand na si Juan yung mag-ayos since siya naman daw yung may-ari? Okay, siya yung may-ari. Sabi ng batas ha, pag naka-indicate mo sa contract of lease na ang umupa or sub-lessee o si lessee ang magbayad. Kung naka-indicate sa contract of lease na si lessee ang magbabayad sa mga repairs, obligasyon ni lessee yan. Pero kung wala naman naka-indicate, actually as a general rule, obligasyon ni lessor na mag-conduct na to make the property fit for its actual purpose. Obligasyon ni lessor to make it fit for actual purpose. Obligasyon ni lessor to repair the property. Unless pag may stipulation. Pag may stipulation, may kasunduan sila. For example, ang kasunduan nila, as is, where is. Yung bahay na ito, upahan mo. Instead na 100,000 per month, upahan mo lang ito ng 5,000 per month. Pero kung may mga siya-siya dito, ikaw magpaayos. Kung may mga dapat pinturahan mo ng bago to. So may mga ganung usapan. Ibig sabihin, kung may as is where is agreement, obligasyon ni lessee na mag-repair. Major repair man yan, minor repair man yan. Pero kung wala namang as is where is terms and conditions of the contract of lease, actually as an owner, obligasyon talaga ni owner or ni lessor na i-repair ang property na pinaupahan niya.